Hello guys, good afternoon. So ngayon po ay review po natin yung ating ginawang aircrit nung nakarang videos natin. So it's been 2 months mula nung ginawa natin yung ating aircrit. Medyo matagal po kasi na-assign po ako sa Bahalayong area. At ngayon lang po ako nakabalik. So unluckily, nangyari, imbis na mag-video tayo yung paano natin i-demold yung ating ginawang aircrit, ang nangyari, naunahan tayo ng ating chikiting. So ayan, yung bata na yan, siya yung salarin. Inunahan niya ako mag-demold ng ating ginawang precast. So ito po yung ating ginawang precast nung nakaraang araw. Medyo na-deform na po siya kasi nga pinaglaruan. Ganito kasi guys, a day after natin itong ginawa nung nakaraang 2 buwan, nalipat po ako sa ibang area, medyo malayo-layo sa amin, kaya ngayon ayan nga yung sinabi ko, naunahan tayo ng ating chikiting, nabaklasin ito. So hindi ko alam kung ilang days niya ito binaklas, baka ano, or ang ginawa niya pagkatapos niya itong baklasin, you know, pinagtatapon-tapon niya to. So pero okay naman siya guys, kung titingnan nyo, medyo bungi-bungi nga lang siya, pero ayan, matibay po siya kahit idiin po natin, kahit lagyan po natin ng pressure yung ating ano, matibay pa din siya. Ayan, ito lang medyo ayan, okay pa rin. Kung ikukumpara mo sa CHB, mas ano, mas brittle pa yung CHB kumpara nito, yan o. Tapos mas magaan siya. Mas magaan siya. Yan. So para mas para ano, para ma-prove natin na magaan nga to, kukuha tayo ng timbangan. Ngayon, titimbangin po natin yung weights ng ating aircrit at ikukumpara po natin ito sa timbang ng isang mata ng CHB or nasa 1/3 to 1/2 yung ano niya, yung size ng isang buong CHB. So ito muna yung unahin natin, ilang kilo ba to. So walang daya yan, sisit lang natin konti para mag 0-0 talaga. Sabihin nyo, dinadaya ko to eh. Yan, okay na, good na. Yan, tabi na lang natin to, balik natin to, set to 0. Yan. So ilan nga bang kilo to? Yun o, wala pong laman yan, baka sabihin nyo nilagyan ko ng ano yan, bato yan sa ano, nasa 4.5 or 4.6 kilo yung isang mata ng CHB. So nasa 1/3 to 1/2 po yung size niya sa isang CHB. Ngayon ito naman yung titimbangin natin, almost same lang yung ano nila, oh, almost same lang yung, or sabihin natin yung volume nito, mas ano pa to eh, tingin ko mas mataas pa yung volume nito kasi walang voids to, ito may voids to, pero yung size nila almost same lang. Ayan, titimbangin natin to. Ayan. Yun, no? Nasa 1.75 kilo lang yung isang ano. Kita nyo yung difference? Almost 1/3 din yung difference. Isang mata lang yan. Kumpara nito, 1/3 na yung difference ng kilo nila. So, legit talaga na mas magaan to. Yung tibay niya, mas...
to, beetle to. Ganun na, ayan. Pulpog na. Ayan. Pero ito, tatapon kaya natin to. Sige, ito muna. Baka ito muna itapon ko. Yan. Try ko itapon dito. Dito na lang. Ganito na lang. Ayan. Wasak. Wasak. Sige, ito naman. Try natin kung mawawasak ito. Tabi natin ito. Sige, same height lang ito ah. Parang walang nangyari. Ayan o. Oh. Yan lang. Ay, ganito. Yan o. Oh. Pakatipay. Yan. Parang gasgas lang. So, ayan guys. Ito pa yung review natin. Hindi ko sinasabing ano to ha. Official review na to. Pero para sa akin lang, pananaw ko, mas maganda pa itong aircrete kumpara sa regular na CHP natin. So, yan po. Sa, ayan o. Little G yan. Hi. Sa next video po natin ay gagawa po tayo ng experiment para ma-achieve natin yung tibay na gusto natin sa ating aircrete. So, magdadagdag po tayo ng sangkap para sa paggawa ng ating aircrete. So, see you guys!